Hindi ko naiwasang hindi ano mapaiyak kasi syempre siya yung kumuha sa amin sa Pilipinas, you know, emotional, sandali lang ha. Okay. Thank you, Narinder, for everything. This guy helped me out. You know what I mean? Dati, pag minum ako ng kape dito, doon ako nakapuesto sa dulo. Doon. Ayan, ito yung Boston Pizza, Stony Plain. Nagtrabaho ako. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Hanggang 2010, wala pa yung mga yan, mga kainags. Ano? Malinis pa yan, lote lang yan, pakanting lote. Yan, dyan ako dati nagja-jogging. Oh. Sa lugar na yan. Andyan ako dati naglalakad. Oh. Isa sa mga ruta na nilalakaran ko nung naglalakad pa ako dito sa Spruce Grove. Hindi ko makalimutan yung lugar na yan. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to, mga kainags, ano? Ngayon nandito ako sa Spruce Grove. At para dun sa mga hindi pa nakakaalam, nung pumunta ako ng Canada, dito ako unang nagawi sa Spruce Grove. At ito yung una kong trabaho, mga kainags, ano? Yung pagiging food counter attendant dito sa Spruce Grove AMW. Yan. So sa ngayon, mabupuntahan ko ulit, mabibisita ko ulit. At syempre, masaya na naman ako dahil nabibisita ko na naman yan, oh, yung AMW, ano? AMW na kung saan eh marami tayong memories ng mga panahong 14 years ago. At sa mga hindi pa nakakaalam, mga kainags, mga nabanggit ko na rin ng mga nakaraang nagbablog tayo, no, dito ako madalas tumatambay pag nagbe-break ako dati. At ito yung tambayan namin dati, kaya lang nagbago na, no. Yan, ako dati nagpapala niyan, itong pala na yan, shovel. Ako nagsho-shovel dati dito, mga kainags, yan, no. Tapos dito ako tumatambay pag nagbe-break ako, nakatingin ako dati doon. Yan, oh, diyan ako nakatingin. Dati wala pa yung building na yan. Malayo pa yung mga nakikita natin. 14 years ago, nandito na uli ako, bibisita. Pero papasok muna ako sa loob, kakain muna ako, mga kainags, ano? Wow, parang kailan lang, ano? May time na pag nag-break ako, mga kainags, ano? Umuupo ako dito, oh. Dito ako nagbe-break. Kasi gusto ko nakikita yung mga dumadaan sa sasakyan, ano, habang nagbe-break ako, ayan, oh. Yan, nandiyan ako nakaupo. Habang nakatingin ako doon, kumakain ako diyan. Nalilibang ako sa mga sasakyang dumadaan at saka sa mga, yan, mga nakikita natin mga establishment, ano? Yan. Ah, so grabe, mga kainags, ano, nakapasok ulit ako dito kung saan ako nagtrabaho dati, ano. Tapos nung nakita ko yung kitchen nila, nag-flashback talaga nung nagtatrabaho pa ako rito. Kasi nung nagtatrabaho ako rito, sa kitchen ako nagtatrabaho, eh. Parang kailan lang, ano? Wow. Hindi ko talaga maiwasan hindi maging masaya, mapangiti sa labi pagka naalala ko yung mga memories ko dito sa Spruce Grove, especially dito sa AMW nga. Wow. Ayan, oh. Medyo naiyak ako yung mga kainags, ano, kasi yung may-ari ng restaurant na to, na kung saan eh, yung kumuha sa amin, ano, mula sa Pilipinas. Ayun, oh, yung nakakulay brown, yun, yung nakaharap. Nakausap ko siya, mga kainags, ano, talagang nilapitan niya ako. Nagkumustahan kami, tapos talagang hindi ko naiwasang hindi ano mapaiyak kasi syempre eh siya yung kumuha sa amin sa Pilipinas, yun, emotional, sandali lang ha. wait lang yun na tuwing pupunta ako dito, mga kainags, ano, talagang lagi ako nagpapasalamat sa kanya. Nagiging emotional ako pag nakikita ko siya, sabi ko sa kanya, maraming salamat sa lahat ng pagtulong mo sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, eh hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. At masaya siya pag nakikita niya rin ako, mga kainags, no, dahil siyempre meron siyang natulungan tao at saka family, di ba? Yung mga anak ko, hindi ko alam kung hindi ako nakapunta ng Canada, di ba? Yung mga nararanasan nila dito sa Canada, hindi ko alam kung mararanasan nila yun kung wala kami dito sa Canada. Kaya lagi ako nagpapasalamat sa may-ari ng restaurant na ito, mga kainags, yung kumuha sa akin sa Canada. Kaya hindi ko maiwasang hindi maging emotional pag nakikita ko siya at nagpapasalamat ako sa kanya. Maganda naman yung pag-alis ko dito, nung nag-resign ako dito, mga kainags, maganda naman yung pag-alis ko, papaalam ko sa kanya. Kasi sabi ko sa kanya, yung mga anak ko, habang lumalaki, syempre lumalaki rin yung gastos. Eh, kaya kailangan ko maghanap ng isang kumpanya na makakatulong sa syempre sa sustento ko sa mga anak ko habang lumalaki nga. At naiintindihan niya naman ako, mga kainags. Naiintindihan niya naman ako, kaya pag nagkikita kami, masaya kami dalawa, nagkukumustahan.
At alam kong masaya rin siya dahil sa narating ko na ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko mararating yun, mga kainag. Okay. Thank you, Narinder, for everything. This guy helped me out. You know what I mean? Thank you. You're welcome. Anytime. Hindi na ako nagtagal doon sa loob dahil nagiging emotional ako pag nakakausap ko yung may-ari nung ANW na kumuha sa amin. Hindi ko maiwasang hindi mapaluha pag nakakausap ko siya. Kaya lumabas na ako doon, hindi na ako nagtagal kasi baka makita niyang umiyak ako, no? Umiyak sa kaligayahan. Siyempre, naalala natin yung mga nakaraan, naalala natin lahat, ano? Tara, pamasyal-masyal lang mo tayo. Papasyal ko muna kayo doon, mga kainags, ano? Kung saan ako dati unang tumira nung napunta ako dito sa MW Spruce Grove. Yan, yun ang Bings. Kumain na rin ako dati dyan. Pero isang beses pa lang ako kumakain dyan nung time na nandito ako. So, ang laki na nang ipinagbago ng Spruce Grove, no? Nung nandito pa ako nakatira dati, 14 years ago, 13 years ago, malaki na yung pinagbago niya. Pero yung hotel na yon, nandito na yan nung dumating ako, yung inn na hotel. Yan. Tapos, dito rin kami naglalakad doon nung pagpapauwi na kami ng bahay pagkagaling trabaho. Or papasok kami ng trabaho, dito kami dumadaan, mga kainag. So yan, oh. Yan. Yan, dito kami naglalakad, oh. So parang bumabalik yung memories, ano, ng mga 14 years ago, 13 years ago, 12 years ago. Wow, parang bumabalik. Naglalakad ako dito, naka-uniform pa ako ng AMW noon, eh. Ang uniform pa namin noon, kulay dilaw na polo ng AMW. So dati ang circle na yan, wala pa yan, hindi pa yan circle. Ang daanan dati dito, crossing. Tara, tara, tabid tayo. Tabid tayo habang wala pa. Yan, so dito ako tumira, mga kainags, ano? Nung nagtatrabaho ako sa AMW. Yan. Parang bumabalik yung alaala, yung panahon, ano? Talaga maiwasan hindi maging ano, maging emotional, mapaiyak sa tuwa na nakapasyal ulit tayo dito, no? So ito, dito kami dumadaan. Ayan, no? Wow. So yung mga dito, yung mga nakatira dati dyan, mga tropa rin natin, mga Pilipino, no? Dyan din sila nakatira. Parang kailan lang, ano? Ang bilis ng panahon. Tapos, dito kami nagtatapon ng basura, no? Mga kainags, ano dyan, no? Yan. Dyan kami nagtatapon ng basura dati. Yan, dito kami unang tumira, oh. Sa 22. Yan. Dyan kami tumira. Tapos lumipat ako doon sa 19, sa may puno. Yan, oh. Dyan. Yan, dito. Yung sa dulo, dyan din, tumira din ako dyan. Tapos ito, natatandaan ko to, itong puno na to. Maliit lang to dati. Yan, tapos pagka summer, dito kami, tumatambay kami dyan. At nagbabarbecue ng mga kasama natin, ano. Parang kailan lang. Napakabilis ng panahon. At syempre masaya ako, no, dahil nabisita ko na naman tong lugar na to. Iba pakiramdam talaga, iba. Tapos yung pangatlong bintana, no, makina, is 1, 2, 3. Diyan ang kwarto ko dati. Diyan ako natutulog dati. Noong mga first day, second day, tsaka third day ko nung nandito na ako sa Canada, ito naalala ko dito. Nagtatakbo ko dito, naglalaro ako sa snow dahil sobrang sabik ko sa snow noong time na yon. Dahil excited nga ako syempre makakita ng snow, makahawak ng snow, at saka syempre magtampisaw sa snow. Yan, tsaka yung nasa dulo, wala pa dati yan. Hindi pa ano yan, dead end na yan, oh. Yung mga nakikita nyo building doon, wala yan, wala dati yan, walang wala yan. Ang ano niyan, kakanan ka na lang para makapunta ka sa gubat. Kasi gubat yun, eh, forest na yun nandiyan, oh. Forest na dyan, eh. So tara, balik na tayo, mga kainags, ano? At least sana ipasyal ko lang kayo rito kasi bumabalik talaga yung memories, parang grabe, ano? Parang minsan 14 years na pala yung grabe. Kaya pag nakakabalik tayo sa isang lugar na kung saan nagsimula tayo at marami tayong mga memories, pag pumunta ka uli, binisita mo uli, di ba? Hindi mo maiwasan hindi maging emotional kasi nandun na, naghalo-halo na yung mga lungkot, depression, kasiyahan, kaligayahan, masaya ka, lahat, di ba? Nandun na lahat, eh. Kaya pag pinuntahan mo uli yung lugar na yon na kung saan ka nang galing, eh, hindi mo maiwasang mapangiti, mapaluha, kasi naaalala mo, eh, di ba? Kung saan ka nang galing, nagsimula ka sa wala. Kaya ngayon, awa ng Panginoon, 14 years. Wow. Oh, thank you, Lord. Di ba? Kumbaga, natapos na tayo dun sa mga pinagdaanan natin na
mga oras. So balik na tayo dun sa track natin at may pupuntahan pa tayo, no? Punta naman tayo ng Stony Plain. Pasyal ko naman kayo dun. Nagtrabaho din ako dun sa Boston Pizza. Yan, dito sa mga taga Stony Plain, ano? Mga, baka may mga subscribers tayo, so dito sa Stony Plain, Alberta, Canada. Ayan, o, dito ako nagtrabaho sa Boston Pizza, no? Masarap lang balikan, ano? Kung saan ka nagtrabaho, mga pinuntahan mo dati, mga nilalakaran mo dati, tapos ngayon nilalakaran mo uli. Wow, talaga naman. So yun yung daan, ano? Ito yung Tim Hortons na kung saan lagi rin ako nagkakape sa Stony Plain. Ayan, o, ayan yung doon, nandun yung AMD, McDonald's, yan, Safeway, yan. So yan, ito yung Boston Pizza, Stony Plain, nagtrabaho ako. Woo! Parang kaya na lang, naglalakad-lakad lang din ako dito, no? Tumitingin-tingin ako dyan, o, yan, o. Yan ang mga tinitingnan ko, o. Nalilibang kasi ako pag tumitingin ako sa mga dumadaang sasakyan at saka sa mga establishment na yan, o. Wow, kita nyo naman, ano? O? Napakasarap tingnan, eh, no? O, di ba? Tara. So yan, oh, yan yung Stony Plain. Dati naglalagay, kami pa yung naglalagay ng ano dito, oh. Naglalagay pa kami ng mga yan, yung mga open, heated. Kami nagpapalit natin yan. Meron kami hagdanan nilalagay dyan. Ngayon, padaan-daan na lang tayo, no? Inaalala na lang natin yung mga memories na meron tayo dito dati. Masaya, masaya. Yun nga palang naluha ako sa loob ng AMW. Luha yun, luha ng ano yun, luha ng... mga maalala mo kaya, no? Pero importante ngayon, eh, ano lang yung nakalipas na yun, no? Bahagi na lang ng buhay, ng parte ng buhay natin yung nakalipas na yun. Importante ay yung ngayon at yung bukas ay masaya tayo, komportable tayo kung anong meron tayo. Yun naman yung maganda, eh. Masaya ka, nagagawa mo yung gusto mo, na wala kang tinatapakan or nasasaktang ibang tao. Di ba? O, nagpagasulina ulit tayo, mga kainags, ano? Para sigurado may gasulina tayo pag-uwi natin ng bahay mamaya. At make sure na isasara ko na yung saraduhan ng ano, nung ating gasulina. Kasi nung nakara, nakalimutan natin, eh, no? So yung Tim Hortons na yan, dyan ako nagko-coffee, mga kainags, oh. Madalas akong tumambay dyan dito sa Spruce Grove Tim Hortons. Dalawa kasi ang Tim Hortons dito, yung luma at saka yung bago. Ito kasi bago to, eh. Yung isa nandun, malapit sa may Canadian Tire. Doon yun. Nakakapasok ulit tayo dito, no? After ng ilang buwan. Siguro mga mag-isang taon na nung huli akong pumasok dito. So mga kainags, ano, nandito na tayo sa Tim Hortons, syempre. Tingnan nyo naman ang ating ininom. Ganda ng pwesto natin dito. Wala masyadong customer, eh, kaya alam nyo naman kung nakuupo tayo, eh, para tayo may-ari ng restaurant na to. Yeah. So dito ako madalas tumatambay, mga kainags. Nung hindi ko pa kasama yung family ko. Walang tao, di ba? Kaya kumakaasta ako rito, eh. Tingnan nyo na yung forma ko, no? Parang nasa bahay lang, eh, no? Dati, pag uminom ako ng kape rito, doon ako nakapwesto sa dulo. Doon ako nakapwesto sa dulo. Kaya lang may mga tao doon, eh. Kaya hindi tayo nakapwesto. Tsaka marami na rin nagbago rito, no? Mga upuan, table. Kaya dito na lang tayo, diba? Ganda pa ng upo natin, no? So tara na, mga kainags, ano? Alis na tayo sa Tim Hortons at ako, eh, dumidilim na ang panahon ngayon. Ako, babalik uli ako ng Walmart kasi meron ako nakalimutang bilhin, no? Yung iriregalo ko sa inaanak ko sa unang araw, unang taon ng kanyang kaarawan. Yan. So tatawid lang ako, mga kainag, sandali lang. Ang talagang purpose natin dito kaya tayo pumunta ng Spruce Grove ay dahil nga naimbitahan tayo ng aking kumpare dahil sa unang birthday ng aking inaanak. Yan. Kaya pumunta ako dito ng maaga sa Spruce Grove para hindi masayang yung gasolina natin, mga kainags, ano? Hindi masayang yung araw na pagpunta natin dito. Siyempre para makapag-vlog ako at mapuntahan ko rin yung mga dati kong pinupuntahan, mapasyalan ko, di ba? Pagkatapos niyan, mga alas 5 kasi ano pa lang ngayon, eh, 4:30 pa lang ng hapon ngayon. Mga 5:30 yung simula ng party. Saka ako pupunta ng party. At least sulit yung aking pagpunta dito sa Spruce Grove, di ba? Kaya pumunta ako ng maaga. Dito lang ikot-ikot pagkatapos dito sa Rona, doon naman sa may ano, sa may Dalarama, pagkatapos ng Dalarama sa Walmart. Pagkatapos ng Walmart, ikot pa ako doon saan-saan sa Canadian Tire, yan. Yan yung mga tinatambayan ko dito, mga kainags, ano, pagka nililibang ko yung sarili ko. Kaya nauubos yung
isang araw ko sa paglilibang, sa paglalakad. Minsan naglalakad ako ng 5 to 6 oras. Malibang ko lang yung sarili ko. Yan. So yung nandito sa dulo, Dalaraman din nandoon, no? Kung saan talagang tumatambay din ako. Yan, dito lang, tingin-tingin lang, ganyan-ganyan, talaga galagala. So dito tayo sa Walmart. Tatambay lang, wala kang bibili ng pampalipas oras lang. 14 years. Grabe. So yun nga. So tapos na tayong mamasyal sa loob ng Walmart. So nandito na ako sa truck ko, mga kainay, sino, at maraming salamat sa pagsama sa akin sa pamamasyal dito. At sa mga nanonood ng videos, nag-like at nag-subscribe, thank you very much po. At saka syempre dun sa mga gusto mag-subscribe, pwede po at maraming salamat. Hanggang sa muli, mga kainay.